Hey guys, welcome back to my channel. Today, ang gagawin natin is... Let me show you this. Tcharam! Gagawa tayo ng ganitong paso. So, let's start! Materials to be needed, kailangan natin ng... cemento. Itong cemento na to, punong-puno to kahapon. This is 2 kilos and 10 kilo ang isa lang. Kailangan natin ng water. Nang pagmimiksan natin ng water tsaka nung cement. Nang plastic at tsaka nang pulmaan natin. And then, kailangan natin ng... Tcharam! This is the magic. Kailangan natin ng... cloth. Yung pinakita ko sa inyo kaninang paso, that was made from cloth. Yung hindi na talaga nagagamit na cloth. So, naisip ko siya na gawin na... pangalan yan. Parang i-recycle ulit para mas magamit pa siya. Then, kailangan natin ng brush. And, kailangan natin siyang guntingin. Okay. So, sige, panoorin nyo to until the last. And don't forget to subscribe. Well, of course, kailangan natin yung hulmaan kailangan nating protektahan para if ever na ilagay na natin yung cloth na may semento, hindi siya didikit. Tsaka mas madali siyang matatanggal. Ito nang ginawa kong yan, ilagay natin dyan. Not necessarily naman na ganito yung paglagyan, pero kailangan talaga niyang free yung space kasi medyo mahaba yung yung lalagyan natin. And then basta may pagpatungan kayo ng gagawin natin. O, diba? Nakikita nyo naman na patapon na tong tong cycling. Walang gunting, kaya blade ang gagamitin ko. Bayan ang tagal. So, ito na siya ang haba. Ako lang muna, sungatin natin. Ahaba. Pero okay na. Ito na nga yung gagamitin natin. So, ang next step is... Hindi natin dyan para mas makita niyo. Cemento. Magmimix tayo ng cemento tsaka tubig. Ang tansyahin nyo na lang kung yung cemento tsaka yung tubig na angkop sa inyong ganyan yung tubig. Then mix.
kailangan yung ano medyo basa. Yung medyo lang naman, hindi naman yung ano basang-basa para mas maraming dumikit dun sa cloth. Kasi mas kung mas makapal yung ano yung pangalan nito, yung semento, mas matibay. I mean, mas firm yung pagkakagawa niya. And hindi mo na siya kailangan pang i-retouchan. Kailangan natin ilagay dito. Mix na natin yung semento. Lalagyan na natin yung cloth. Mas better kung ano, kung naka plastic gloves kayo para hindi nyo mahawakan yung ano, yung semento. Pero ako kasi mas parang mas ewan, parang mas gusto kong ano, nagkakamay. Kasi parang mas feel free akong ano, nakakagalaw. Mix pa natin yan. Wala kasi akong taga-video, kaya ano na lang, self-self, ano na lang. Sariling sikap. Bigyan pa natin siya ng konting tubig. Konting-konti pang ano, semento. Don't forget po pala na ano, na lagyan ng butas kung para may drainage siya. Lagyan ng butas yung cloth. Pwede rin naman ano, after na lang. Diba, ano lang din naman, madali lang din naman siyang butasin. Isa ito na, yung ating material. Charan. And then, ilalagay na natin siya dito. Diba, nice talent na siya. Nakikita nyo naman. Ayan. Pwede pa rin naman siyang stylan para ng stylan. Para siyang ano, skirting. Ganyan. Para mas maano natin yung mas maganda. And kailangan siyang tuyong-tuyo before nyo kunin. Siguro it takes ano lang din naman. Maximum na yung 24 hours. Kasi maya-maya ano na to eh, tuyo na siya. Pero mas better kasi kung mas tuyong-tuyo. So, ayan.
Tingnan natin. Naku nga, ayun. Ito kasi makita. Ayan, yan siya. And ang kalalabasan nun is heto. Ganito yung kalalabasan niya. Itong pala kanina, napinturahan ko na siya. Pininturahan ko na siya kanina. O, diba ang ganda? Ano, nakasave pa kayo ng ano, ng pera para sa ano, pambili ng mga pots nyo. Eh, pwede rin naman palang ano, do DIY na lang, diba? This one. Ito yung ginawa ko kanina lang. Yan, may butas siya. Baka iniisip nyo, ano, madali lamang siyang gawin, di ba? And, perfect siya para sa inyong mga indoor plants, mga ganun. So, ayan. I hope nakatulong tong video na to para gumawa kayo ng mga bagay na kapaki-pakinabang for your garden. And, please watch out. Hit subscribe and hit the bell button para ma-notify kayo sa susunod na mga videos ko regarding mga DIYs. So don't forget to subscribe, guys, share, like, and leave a comment na rin. Pa-suggest na rin. Thank you. Bye-bye.